Hello mga kalabers and welcome back dito sa ating channel. Sa video natin ngayon mga kalabers, ang papakita ko naman sa inyo ay ang ano ba yung magiging resulta ng ginawa nating natapping method. Ganito kasi yung magiging resulta ng pagkatapos natin na magtapping. Kung makikita nyo ngayon, nagkakaroon na siya ng mga usbong o yung mga panibagong sanga. Natutubo pagkalipas ng ilang araw. So hindi ko na pinakita dito kung paano mag-cut. So meron pa ako dito na video. So check na lang sa aking description box. So sa video natin ito, bibigyan ko kayo ng full updates sa pagtatapping. So simula ng magtapping tayo hanggang sa lumaki yung ating tanim. So just make sure guys na tapusin nyo po ang video ito at alam ko sigurado itong makakatulong po sa inyo. Siya nga pala guys, kung nais nyo ng mga ganitong klaseng video, gumagawa po ako ng mga tutorials, DIYs tungkol sa ating pagtatanim. Kaya huwag na pong kalimutang mag-subscribe. Pindutin nyo na rin po ang bell icon para ma-notify po kayo sa bawat uploads natin. Hit nyo na rin po ang like button kung nagustuhan nyo ang video ito at pwede nyo rin pong i-share sa iba para makatulong din po sa ating mga kapwa magsasaka, backyard gardeners at sa ating mga plantitos at plantitas. So eto na yung update natin sa ating tinap na talong. So kung nakita nyo kanina yung mga bagong usbong, so eto na. So medyo lumaki na after ng mga isang linggo. So ngayon makikita nyo yung ilan ba yung posibleng maging sanga ng isang tinapping na puno ng talong. So ngayon na medyo malaki na yung sanga, so tatanggalin na natin itong mga lumang dahon. So iisa-isahin po natin yan. Pero bago yan mga kalabers, ipapakita ko muna sa inyo kung ilan ba yung pwede nating maging sanga. So eto guys, papakita ko sa inyo. So yung dami ng sanga is nakadepende din po sa dami ng nodes na meron yung puno. So itry po natin na bilangin yung bagong sanga niya. So ito, merong isa, dalawa, tatlo, mayroon pa sa baba. So meron po tayong lima. So depende po yan. Gaya nga po ng sabi ko kanina, depende po sa dami ng nodes. Ngayon naman po mga kalabers, ang gagawin na naman natin ay tatanggalin na natin itong mga lumang dahon. Bakit natin kailangan gawin ito? Para po mag-focus na yung mga sanga na lumaki at mabilis yung kanilang paglaki. So, eto na ulit yung update natin after ng ilang weeks. So, eto na. Kung makikita nyo ngayon, mga kalabers, ayan. So, medyo lumaki na yung kanyang mga sanga. So, ngayon naman mga kalabers, meron naman ulit tayong isang gagawin na process para masigurado natin na maayos yung paglaki ng ating puno ng talong. So, ngayon guys, magtatanggal na tayo ng ibang mga sanga-sanga sa baba. O yung iba yung tinatawag nating suckers. So ngayon, iisa-isahin po natin itong mga puno ng talong. So ito po yung puputulin natin. Ito po yung tinatawag na suckers. Yung mga sanga na maliliit na nasa baba. So ito rin po, kung mapapansin nyo, itong sanga na nasa baba na to, so medyo payat siya compared dito sa isa, yung mga nasa taas. So kailangan natin gawin is tatanggalin na rin natin siya.
So ngayon po na nakapag-prune at nagputol na tayo ng mga sanga at mga dahon, magdidilig muna tayo ngayon mga kalabers. So pwede na rin tayo mag-apply dito ng mga fertilizer. Makikita natin ngayon mga kalabers na gumaganda na yung kanyang mga dahon o lumalago na rin yung kanyang mga sanga. Pwede na rin kayo dito guys mag-apply ng mga foliar fertilizer. Pwede rin yung mga ginawa niyong mga fermented plant juice. Kasi nasa stage nito na malapit na siyang mamulaklak at mamunga. Tips ko lang din guys, kung magdidilig po tayo ay huwag po natin siyang titipirin since ang topping po is marami po siyang branches, so magre-require talaga siya ng mas maraming tubig na kakailanganin ng ating mga talong. Thank you so much mga kalabers. So sana nakatulong po ang video ng ito sa inyo. So sana po nagkaroon ka po kayo ng idea kung paano po ito gagawin. Kung nagustuhan niyo po ang video ng ito, please also hit the like button at mag-subscribe na mga kalabers.